sa mga katak. Papakitaan ko kayo kung paano mag mag-chop ng isda. Yung isda natin ay barracuda. So local name dito sa amin ay rumpi. Siya yung mga sa ibang mga paniniwala ng mga manging isda, ang ganitong klase ng isda ay delikado at nakakatakot, kasi kapag ito daw ay na-encounter mo sa ilalim ng dagat, pwede kanyang daanan ng kanyang napakatatalim na ngipin. So napakadelikado po nito. Pero sa aming katulad namin mga espiro, mga namamana, ito ay ordinaryo lamang na isda. Kasi kami yung napag-aralan na din namin yung ugali nito. So di siya delikado talaga. So samahan nyo ako sa pag-slice natin ang ganitong klase kalaki ng isda. Let's go! Sa una, kailangan natin siyang tanggalan ng kaliskes para kapag siya ay niluto, kapag sinabawan o ginataan, hindi siya sagabal sa pagkain natin. Ilang beses na rin akong nakapana ng ganitong klase ng isda, kaya hindi na sa akin bago mag-slice ng ganito kalaki na isda. Dibale, bininta pala natin ito ng per kilo. Doon sa mga nag-order nito, dibale, ang kada order ng bawat isang order nito ay isang kilo. So, dibale, hindi natin sigurado kung ilang kilo yung aabutin nito, pero sa tingin ko po ay makakakuha tayo dito ng mga nasa 6 kilos or 5 kilos na laman. Ayan. Ito naman sa kabila. Kalimitan na luto nito sa aking kasi ako yung nagluluto din. Yung masarap na luto nito talaga, katulad ng sabaw, ginataan, sweet and sour, kinilaw. Pero para sa akin, ang pinakamasarap talaga dito eh, ang sweet and sour. Napakadali lang siyang tanggalan ng kaliskes kapag sariwa pa ang isda. Pero kapag medyo balisa na siya, medyo pangit na din yung laman niya. So itong isda natin po ay napakasariwa. Stop to mula.
Ano guys, ang pagkarayo naman, maray. Ikaw ako tanggap po, di kayo. Pus ko na.